welcome back to my channel. Usapang healthy lifestyle ulit tayo. For today's topic, we will talk about 3 food categories na importanteng malaman natin kung gusto natin lalong maging healthy at mapanatiling normal ang ating timbang o kaya ay mabawasan nang hindi tayo nahihirapan. But before that, I hope you hit that subscribe button and please feel free to comment down below kung ano yung natutunan nyo sa video na ito. Okay, ano nga ba yung 3 categories na yon? So yan yung whole food, minimally processed, and extremely processed. Isa-isahin natin. Yung whole food ay mga pagkaing halaman o hayop na hindi dumaan sa anumang proseso bago ito kainin. So, ang example niyan ay yung mga itlog, karne, isda, gulay, mga nuts and seeds. Yan. So, hindi pa sila dumadaan sa mga process. Ang minimally processed naman ay dumaan man sa proseso pero konting-konti lang at walang dinagdag sa kanila ng mga artificial flavorings. Ito yung mga niluto, minarinade, inasinan, pinatuyo, at may mga konting condiments man hindi naman nakasasama sa ating kalusugan. So ito yung minimally processed. Ang example niyan, ito yung halimbawa, chickpea curry, niluto lang to na mga mushroom, na tofu, at mga gulay. So, nandun pa rin yung sustansya niya. Ang extremely processed naman ay yung mga pagkain na halos hindi mo na makilala mula sa original na pinanggalingan. Or minsan pa nga, ginaya na lang yung totoong pagkain. Halimbawa, ito, vegetable chips. Pero alam naman natin hindi yan totoong gulay. In fact, marami nang nilagay na additives, preservatives, and mga flavorings dyan. So, hindi yan yung totoong pagkain. So, ito pa yung ibang example para lalo nating maintindihan. Whole food, fresh strawberries, yung minimally processed, frozen. Ang extremely processed, strawberry jam. Ayan. So, dito pa lang mapapaisip na tayo, diba? Pag protein source naman, ito yung protein source, fish and egg, at iba pang gulay at prutas. Tapos, ang minimally processed, niluto lang natin sila para makain. And then, yung extremely processed, protein powder, which is alam naman natin pwede nating makuha sa natural source at hindi sa process. Ganon din ito, fiber source. Makikita natin lahat naman to makukuha sa gulay at prutas. Tapos pwede nating lutuin as oatmeal para makain. Pero di ba, hindi na siya totoong fiber kapag process na siya. So lahat kukunin natin sa whole food source. Ito rin, vitamins, makukuha siya sa fruits and vegetables. Pwede nating i-blender para maging smoothie o kaya shake. Pero 'di ba, batay papayag na kukunin natin siya sa mga artificial na sources na lang. Kaya dapat hindi tayo masyado sa mga extremely processed na pagkain. Ngayon naman, paano 'to nagiging factor para ma-maintain ang ating timbang o kaya mabawasan pa kung gugustuhin natin? Isipin na lang natin kung pipiliin natin ang processed form ng isang orange, which is orange juice. Kaya nating makatatlo hanggang limang baso nito kasi nga liquid form na siya. Pero sa taas ng sugar at calories nito, alam nyo bang katumbas nito ang 8 oranges? Which is, hindi naman talaga natin nakakain ng isang upuan lang. Sipin nyo na lang kung nakalimang baso pa kayo, ilang oranges na yon, overeating na yon, at maglilid na sa pagiging overweight. Pero kung kukunin natin sa natural na pagkain or whole food source, which is totoong orange, isa o dalawa pa lang nito, busog na tayo dahil mabigat ito sa tiyan kesa sa process na iniinom natin na nakakarami tayo. Kaya hindi na tayo kakain ng marami pa dahil busog na tayo at hindi tayo madadagdagan ng timbang. As generalization, dapat pinakamaraming kinokonsume natin ang whole food source and then minimally processed at pinakakonti ang extremely processed dahil sa dami ng health benefits nito sa ating katawan. I hope kahit papano meron kayong bagong natutunan. Ito ay simpleng bagay lang pero malaking tulong para mapili natin ng maayos ang ating mga kinakain at hindi tayo magkasakit. So shout out kay Ivy Palaypayon, RJ Javillo, Jaisel Trinanes, Charlene Gomez, happy anniversary sa lokal ng Quiapo, happy birthday Denalia Tame Ramos. Until our next video, please stay happy and healthy. Bye-bye!